Ang paglalayag ng ating kultura. Arts 5, unang markahan, unang linggo, aralin 1. Panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, matatalakay kung ano ang balangay at ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Pangalawa, makaguguhit ng balangay gamit ang mga contour line. Ang balangay ay sinaunang sasakyang pantubig na natagpuan sa Timog Silangang Asya. Tinatayang ito ay nagawa bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang pagkakatuklas sa balangay sa Butuan City ay mahalagang patunay sa kagalingang pansining at paglikha ng mga Pilipino. Paggamit ng contour line sa pagguhit. Maaari kang gumamit ng mga contour line. Ang contour line ay linya na sumusunod sa hugis ng bagay na ginuguhit. Kapag nabuo ang bagay na ginuguhit gamit ang contour line, ang mabubuo ay isang outline ng bagay na ginuguhit. Ang contour drawing o ang paggamit ng mga contour line sa pagguhit ay karaniwang ginagamit ng mga baguhan sa sining ng pagguhit. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng cross-hatching at contour shading, may pakikita ang detalye sa hugis at disenyo ng bagay na ginuguhit tulad ng balangay. Alam mo ba na maaari mong timplahin ang diin o gaan ng pagkiskis ng lapis sa papel depende sa epekto ng gusto mong palabasin sa iyong ginuguhit? Sa pamamagitan nito, may pakikita ang bagsak ng ilan sa bagay na iginuguhit. Tandaan, ang cross-hatching at contour shading ay mga pamamaraan ng shading upang bigyang lalim, kapal, tekstura, ang biswal na paningin at pandama ng larawang iginuhit. Maaari nyo nang basahin at sagutan ang ating module sa Arts 5 Week 1. Huwag kalimutan sagutan ang short quiz sa ating Google Classroom tungkol sa ating paksa ngayong araw. Salamat mga bata!